The Lord be with you. And with your spirit. The reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, Amen, amen, I say to you, whatever you ask the Father in my name, he will give you. Until now, you have not asked anything in my name. Ask, and you will receive, so that your joy may be complete. I have told you this in figure speech. The hour is coming when I will no longer speak to you in figures, but I will tell you clearly about the Father. On that day, you will ask in my name, and I do not tell you that I will ask the Father for you. For the Father himself loves you, because you have loved me, and have come to believe that I came from God. I came from the Father, and have come into the world. Now, I am leaving the world, and going back to the Father. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po at maligayang pagdating dito po sa simbahan ng Manawag. Sa unang pagbasa, meron tayong narinig na ang pangalan ay si Apollos na taga Alexandria na pumunta sa Ephesus at nagpahayag ng mabuting balita patungkol kay Jesus. Siya ay tanyag na speaker, eloquent in speech. At kapag ikaw ay nagmula sa Alexandria sa panahon o bago pa man sa panahon ni Jesus, at kapag may nagsabi sa iyo ikaw ay eloquent, ibig sabihin magaling ka talaga. Bakit? Sa Alexandria ay ang sentro ng kaalaman, ng knowledge. Dahil doon sa lugar na yon, ay mayroong napakalaking library at maraming scholar, maraming dalubhasa. At kung ikaw ay dalubhasa at ikaw ay sumusunod at nagpapahayag na mabuting balita patungkol kay Jesus, kakaiba yun. Dahil sa dami ng iyong kaalaman, naniwala ka dito sa isang Kristo na nagangalang si Jesus. At totoo nga, nagpahayag siya ng magandang balita. Pero nung siya ay narinig ni Priscilla at Aquila, ito pong si Priscilla at Aquila ay mag-asawa na tumutulong lalong-lalo na kay Pablo at sa mga apostoles para magpahayag ng mabuting balita. Para silang benefactor ng mga apostoles dahil sila ay tent makers. Nung napakinggan nila si Apollos, tinawag nila si Apollos para ituro kay Apollos ang tamang daan kung sino ba si Jesus. Ano pong kahalagahan nun? Yung gesture na yon. Dito po sa simbahan, kailangan natin ang mga guro. Kailangan natin na magtuturo patungkol kay Jesus. Kailangan natin ang mga speaker, ng mga preacher na magagaling, kagaya ni Apollos, na magtuturo dito. Pero ang mas higit na kailangan ng simbahan ay mga taong kagaya ni Priscilla at ni Aquila, na kahit hindi nagtuturo dito sa pulpito o nagbibigay ng humiliya, pero may malalim na ugnayan at eksperyensya sa ating Panginoon na nagpapahayag ng mabuting balita sa kanilang simpleng mga gawa. Yun ang kailangan natin. Si Priscilla at Aquila. Dahil ano sinabi ng ating Panginoon? I have told you this in figures of speech. But now, I will speak to you plainly so that you may understand.
Magpapahayag ang ating Panginoon, hindi na sa salita, pero ipapakita sa gawa kung ano ba ang pagmamahal ng Diyos para sa ating lahat. At yun ang ipinakita ni Priscilla at Aquila, na ang kanilang ugnayan ay mas higit pa kaysa sa elokwenteng sinasabi ng ating mga preacher. But we need teachers. But most of all, we need witnesses who have deeper experience and relationship with the Lord. Dahil yun ang kailangan natin. At yun ang nais ng ating Panginoon, na maintindihan ng iba ang pagmamahal ng Diyos sa simpleng salita at sa simpleng gawa. Ika pa ng ating Panginoon, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that who may ever believe in Him might have eternal life." At papaano niya ipinakita? Papaano niya ipinakita ang pag-ibig ng Diyos? Ganito, He stretched out His hands and died on the cross. Ganito kita kamahal, that I am willing to give my life for you. At paano in-explain yun ni San Pablo? Sabi ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Filipo, "Though He was in the form of God, Jesus did not deem equality with God something to be grasped at. But rather, He emptied Himself and took the form of a slave in being born in the likeness of men." Naging kagaya siya natin. He emptied Himself. Nang sa gayon, makita ng tao ang Diyos na nagpakababa para ipakita ang kanyang pagmamahal. At ang sino mang nagmamahal sa Diyos, ang makikita sa kanya ay hindi ang kanyang sarili, kundi ang pagmamahal ng Diyos na kanyang naranasan una. Kaya kung titingnan natin ang ating mahal na ina, she never preached. Hindi siya nagsalita at nagturo sa maraming tao. Ang tanging ginawa niya lamang ay oo. She became obedient. Nang sa gayon, maibigay sa atin ang kanyang anak. Kaya tingnan ninyo ang kanyang imahe. Ang makikita ninyo ay hindi lang si Maria. Pero ang makikita ninyo ay ang kanyang anak na parang binibigay sa iyo. "Ito ang aking anak na ibinibigay ko para sa iyo dahil siya ang kaligtasan." Anong ginawa ni San Juan? Sabi ni San Juan, "I am not worthy to untie the thongs of His sandal. I must decrease and He must increase." Huwag akong sundan ninyo. Hindi ako ang Diyos. Sa simpleng gawa, sa simpleng salita, may papahayag sana natin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya naalala ko tuloy yung kwento ni Father Rico. Merong mag-asawa, matanda na, siguro nasa 70 na sila. Tapos yung asawang lalaki nagtanong, "Asawa, mahal mo ba ako?" Alam niyo po, nung tinanong ng asawa yon, yung lola, halos maluha. Pagkatapos sabi niya, "Alam mo, ayaw sa'yo ng magulang ko, pero pinili kita. Nung minsang nagkamali ka, tinaboy ba kita? Di ba pinatawad at pinatuloy kita? Nung nagkasakit ka, sinong nag-alaga sa iyo? Hindi ba ako? Kung anong mga pangangailangan mo, di ba tinugunan ko?" Kung hindi yun pagmamahal, ano yun? Kung hindi yun pagmamahal, ano yun? Kung tatanungin natin ang Panginoon, "Lord, mahal niyo ba ako?
Hindi isa-isahin ang ating Panginoon ang kanyang ginawa para sa atin. Pero ipapakita pa niya ulit-ulit kung gaano kanya kamahal. Araw-araw. Nang sa gayon, magkaroon tayo ng malalim na ugnayan sa kanya. At ang pag-ibig na ating nadama, ang siyang ipapakita natin sa iba. Na sa tuwing ginagawa natin na ipakita ang pagmamahal natin sa iba, ang makikita ay hindi tayo, pero si Kristo na unang nagmahal sa atin. Kung hindi pagmamahal yun, ano yun?